Hello guys, good day. I'm Redental Barrios. Okay. Magbibigay lang ako ng konting tip about sa kidney natin. Okay. Kung bakit maraming nagkakaroon ng UTI, bakit nagkakaroon ng failure sa kidney or sa atal. First, I'm not a doctor. Okay. Nag-research lang po ako. At may nakuha ako ng mga konting malagang impormasyon na di alam halos ng karamihan. Okay? Sa atin. Okay. Nasa inyo kung maniniwala po kayo sa akin kasi I'm not a doctor nga tulad ng sabi ko. Pero lahat ng bagay dito sa mundo is inaaral. Kumbaga, di ba? Parehas kaming lisensyado. Lisensyado din ako. Pero magkaiba kami ng trabaho. Kumbaga, ibig sabihin yun, trabaho ko, di niya kayang trabahoin. Kung for example, nasa doctor siya, tapos lilipat sa trabaho ko, mahirapan siya, okay? Kundi, aralin niya muna, okay? Lahat ng inaaral dito sa mundo natin, for example, kagaya nga nila ng trabaho nila, pwede ko rin aralin yung trabaho nila. Sa, kumbaga, I mean, may matutunan ako kung mag-research ako or mag-aral ako. Matututunan ko at isi-share ko yun, okay? Hindi ko ipagdadamot yun kasi hindi naman ako pwede taguin lahat ng kalaman mo guys dito sa mundo natin. For example, kung ano man natutunan mo, ano man na naging ano mo, dapat i-share mo. Huwag mo siyang taguin na ikaw lang. Mamatay ka nang sayo lang yun, okay? Dapat alam ng lahat. Itong isi-share ko sa inyo, kung mapanood mo yung video ko, tapusin nyo to. Mas marami pa akong tips about sa mga about health, okay? About sa mga kung bakit nagkakaroon ng sakit na ganyan, okay? Nandiyan ang Google para mag-research tayo sa lahat ng kalaman natin, okay? For example, hindi ka naman maniniwala sa isang bagay kapag hindi mo nakikita or nasusubukan. So, ang gagawin mo, kailangan mong i-research muna. Pag ni-research mo, okay? Doon mo na malalaman kung tama nga pala siya, totoo nga pala. Ang Google guys is mas matalino pa yan sa tao kahit nagawa ng tao yan. Kasi alam mo kung bakit, ang memorya niyan hindi kagaya ng tao. Napakasobrang memorya ng Google. Okay, nandiyan na lahat ng tips. Nandiyan kung mali o tama ang gawin mo. Nandiyan kung paano mo paano mamuhay ng lifestyle araw-araw. Kung paano masumpungan yung mga sakit na dulot ng mga masamang produkto. Skip na tayo doon, okay? Bakit nga ba nasisira ang kidney natin, okay? Dalawa lang kasi ang tagasala sa katawan ng tao natin, okay? Nang dumi ng katawan natin, pagkatapos natin ma-digest yan, tapos na natin digestin yan, sasalain niya ng liver, kumbaga atay, or kidney, sa Tagalog ba to, okay? Kapag nagkaroon na ng problema sa dalawa na yan, sa dalawang tagasala, ikaw nga sabi nga nila, nagkakaroon ng manas. So, ibig sabihin, isang tip din yan, okay? Ang manas, common terms na tinatawag manas, na-experience ko talaga sa papa ko yan that time, okay? Kasi, nung that time, nagkasakit yung papa, komplikasyon, almost 50 years na nigardyo, 50 years na naginom, nagkaroon ng problema, okay? Pero, sa ibang video ko, may tip ako doon kung paano ko napagaling yung papa ko, okay? Without doctor, without ibig sabihin, hindi ko na napadala sa ospital, it's a natural base na tinatawag kung paano siya napagaling, okay? Napagaling ko yung papa ko, okay? As in, hindi as in napagaling, at least nakatulong, kumbaga, dati kasi yung papa ko, hindi na alas makatayo, makalakad, hirap na magsalita, okay? Sa ibang video ko, nandun lahat ng kung paano gumaling yung papa ko. What if nagka-problema ngayon, dalawang tagasala mo sa katawan mo, magkakaroon ka ng komplikasyon, okay? Komplikasyon na hindi mo talaga magugustuhan dahil ang sakit kasi binibili yan, guys. Negosyo yan, yung sakit, okay? Ang sakit natin, negosyo. Pag masa nagpapadoktor ka, dialysis, chemo, or either ano ko pang klaseng gamot na ibibigay sa'yo, nagkaroon ka na ng paggagastos sa sarili mo. That is negosyo. Kumbaga, kumita ang company, hindi ka naman totally as in napagaling, kumbaga natulungan ka lang. Lahat ng mga na-avail natin or naano, that is a reliever, maliban sa mga organic products na nakakapagpagaling talaga. Okay? Yan.
Magbibigay ako ng tips. Bakit nagkakaroon ng problema sa eating or atay? Okay? Mag-inom ng sobra ng, sa alak. Number one yan. Di ba? Sobra ka na sa inom ng alak. Una nga, unang take mo ba nga lang? Sabi nga nila, unang take mo lang talaga, wala talagang side effect yan. What if 10 years mo nang ginagawa or 20 years mo nang ginagawa? Posibleng na wala ka kayong problema sa bato or either sa atay mo. Di ba? Nagkaroon ka na ng problema dyan. Kaya nga unang take mo, hindi ka pa malalasing eh. Kung naparami ka na, nalasing ka na. Okay. Number one yan. Number two naman is pag-inom ng matatamis. Like soda, energy drink. Okay? Yung mga serving ng asukal na yan, na nilagay dyan, ay sobrang tatamis yan. Okay? Mag-isip nga kayo, paano ba nabuo yung mga soda, soft drinks na yan? Tubig lang yan. Nung nilagyan ng mga fructose syrup. Kaya, mga chemicals na kaya gayain yung kulay ng isang prutas, kaya gayain ng lasa ng isang prutas. Kaya mga mayroon lemon, mayroon na tinatawag na orange, di ba? Kaya nga, kayang gayahin. Lahat ng chemicals na nandito sa mundo natin, kayang gayahin yan ng chemicals, okay? Lalo ng energy drink. Kasi ang energy drink, guys, dapat ginagamit yan. Magpapawis ka, maglalaro ka, magbabasketball ka, or either mag-gym ka, mag-exercise. Gagamit ka ng mga energy drink. Kaya nga tinawag na energy drink yan, eh. Kailangan mailabas mo yan. Bawal na bawal ka mag-take ng mga yan kapag puyat ka. Or either wala ka namang pinagpapawisan na trabaho. Okay? Or hindi na ka nagpapagod. Bawal na bawal inumin yan. Kaya nga sa mga patalastas dyan eh, pagod sa trabaho, bakit umiinom siya ng ganun? Kasi energizer nga siya. Okay? Pag-inom ng mga coffee, ayun, yung mga matatakaw sa coffee dyan. Okay? Na, lalo na yung creamer at caffeine. Ako, isa sa mga tumisira ng atay at kidney natin mga yan. Kasi more on acidic po yan. Pag-inom ng mga coffee na yan. Kung hindi naman organic coffee or either natural coffee yung iniinom nyo, tigilan nyo na yan, kape. Ako, hindi ko sinasabing bawalan kayo. Kasi saya sa inyo yan kung makikinig kayo. This is totoo, nire-research ko to. Okay? Pag kayo na mga ihaw-ihaw o sobrang sunog. So, ibig sabihin, pag nag-iihaw ka, kung mapapadalas ang pagkain mo, delikado. Diba? Merong metalinin na tinatawag yun. Yung parang ano, nakukuha sa sunog. Okay? Na pwedeng magkasakit ka sa, hindi lang sa atay, sa colon, sa kidney. Okay? Pagpigil ng ihi. Nako! Pagpigil ng ihi na lalo na sa mga babae, di ba? Kasi yung lalaki, hindi naman yung kagaya natin na kahit saan lang tayo mag-deposit ng ihi eh. Hindi naman yung babae eh, kasi masisilipan yung mga babae, okay? Number one guys, huwag kayong magpigil ng ihi talaga. Lalo na sa mga babae, mas mahalaga yung kalusugan nyo kumpara sa trabaho nyo. Kung tatrabaho kayo, ano man, di ba? Ihi kayo, sabihin nyo, ay sir, hindi na kaya eh. Anong, kaysa pigilan nyo, nagkaroon kayo ng sakit. Nagkaroon pa kayo ng problema. Diba? At mapapagastos pa kayo. Kaya huwag nyong pipigilan yung ihi nyo. Okay? Pagkain na sobrang matataba. Okay, number one din yan. Di lang magkakaroon ka ng problema sa atay mo, magkakaroon ka ng sakit sa puso din. Kasi sa highest cholesterol na bad cholesterol yung taba. Okay? Napapatay na unti-unti sa mga dugo mo. Okay? Paninigarilyo. Okay? Ang paninigarilyo kasi guys, ang common na sakit talaga nito ay sa baga. Pero napiktuan din pala yung atay at kidney natin. Kasi ang baga kasi natin, iingatan din natin yan. Sa parts of internal natin na mahalaga yan. Sama din pala ang paninigarilyo. Nagkakaroon ka rin pala ng sakit sa atay. At saka sa kidney. Totoo po yun guys, okay? At pagkain ng mga processed food. Nako, ito ang kalimitan sa mga tao. Hindi natin alam to ha. Tayo, ang sarap na sarap tayo kumain sa mga processed food. Okay? Hindi ko kayo sa binabawalan. This is too true. Na pwede kang magkasakit ng mga cancerous about sa mga processed food. Okay? Ang dami pong nakukuha dyan. Mag-isip kayo, paano nabuo yung mga yan. Okay? Example na lang, hotdog. Hotdog kasi hindi mo alam kung paano nabuo yan. May mga ingredients yan. Diba? Anong nutrients na nakukuha mo dyan? Okay? Anong nutrients mo? Di ba, paubusugin ka lang yan eh. Parang pakiramdam mo, busog ko, tapos mamaya gutom ka na. Yung mga addicted flavor na tinatawag. Okay? Tapos yun guys, yung mga pwedeng ingatan natin na dapat din natin kainin lagi. Okay? Hindi natin palaging iwasan natin ang mga yun.